Hello and good afternoon, welcome muli sa isa pa nating tutorial. Today's tutorial ang aking ipapakita sa inyo is about yung built-in relay dun sa ating parallel panel sa mga conventional. Meron tayong makita dong trouble and alarm relay. Yung last video na aking pinakita is about mga relay module para sa mga addressable panel. Na kung saan ina-addressan lang yung relay module na yun. And then kapag ka nag-alarm yung ating parallel panel is mag-change siya ng contact and then ma-deactivate or ma-activate yung ating naka-interlock doon sa relay na yun. Pero sa ngayon, ang aking ipapakita naman is about built-in relay. Nakalagay talaga siya doon sa ating parallel panel. Ito is makikita doon sa mga conventional. Pero lahat naman ng panel meron talaga nito. Kahit sa mga addressable, meron tayong mga built-in relay, yung trouble and alarm. So meron tayong dalawang form C relay na nag-a-act as a single pole double throw na switch. Ito meron tayong mga relay dito. Dalawa sa mga relay na yan, kahit sa alin sa mga relay na yan, ay nandito sa ating trouble and alarm relay. Nagbabago yung state ng mga relay na yan basta nagkaroon ng trouble at alarm. So sa ating trouble na relay, meron tayong common normally close, kung saan nandyan yung close contact kapag ka nasa normal state yung ating panel. And then yung sa NO naman, open siya, wala siyang contact. Sa ating alarm relay, ganun din yung common, and sa NC, siya yung close contact. And then sa common naman and NO, siya yung open. Once na nag-alarm itong ating fire alarm panel, yung alarm relay na yan na common and NC na dating close contact, mag-open ngayon yan. Tapos ito namang ating NO, siya yung mag-close. And then, kapag ka may fault naman sa ating fire alarm panel, itong ating trouble relay naman, siya naman yung magbabago ng state, yung dating common na nasa normally close, siya yung close contact, siya yung mag-open ngayon. And then yung nasa NO naman, siya yung mag-close. Once na nasa normal na itong ating panel, nasa normal state din ito ating mga relay na yan. So meron akong connection dito na ipapakita. Ito is kable talaga, binata ka ng kable papuntang fire station para kapag ka nag-alarman itong panel na to, nakalabel itong panel na to dun sa fire station na example is computer building, mag-a-alarm dun sa ating panel dun sa pinakang server or yung mimic panel. Yung ibang fire station is mimic panel yung ginagamit. Iilaw dun yung computer building na ito is nag-fire or nagkaroon ng trouble, magkakaroon ng ilaw din dun sa location ng computer building. Pero ang aking ipapakita ngayon is yung mas advanced. Meron lang tayong input module na ginagamit kung saan kapag ka nag-alarm itong panel na to, meron din siyang connection dyan. Kapag ka nag-normally close yan, is magbabato ng signal itong ating data cable sa pamamagitan ng internet. Sa mga hub, nakakabit ito kasing data cable na ito. Sa mga hub or switch. And then, meron din itong IP address na ina-addressan. Ito ay makuha natin sa mga IT. Binibigay ito ng mga IT. Meron siya ibibigay na private address para dun sa area nyo, sa system nyo. So itong ating input module is meron lang siyang 24 volts or yung ibang input module or network module is 12 volts yung ginagamit. Depende, meron ding 30 volts DC. Depende yan sa manufacturer. And then yun nga, meron din siyang connection galing sa ating panel sa trouble and then na alarm relay. And then itong ating cable nga na data cable. Ito is a Ethernet cable. So paano malalaman nga na ating fire station na itong input module na ito yung nag-alarm? Sa dami nga ng input module na naka-install din sa mga ibang building. Ang ginagawa dyan is, yun nga, binibigay ng IT yung IP address nito. Meron siyang IP address na binibigay, may subnet mask, and then yung kanyang gateway. Dapat tama lahat yun. Kung ano yung binigay nung IT, yun dapat yung i-address natin dito. Kung ano yung mga available address na ibinigay nung IT na hindi nagagamit, yun yung gagamitin natin sa local area network. Kunwari, itong 192.168.1.20 is
Nakalabel siya as computer building. Siya yung in-address dito sa input module na to. Iko-configure pa kasi itong input module na ito. And then merong software din yan dun sa receiver o dun sa server sa ating fire station. Depende sa kung anong software ang gagamitin nung manufacturer. So yun nga, kapag nag-alarm itong input module na ito na nakalabel sa computer building, makikita doon na nag-alarm itong computer building. Pero may mas advanced na system na ginagamit ngayon na nakita ko sa pamamagitan ng SIM card na lang. Nakalagay lang yung SIM card doon sa loob mismo ng module kung saan kapag nag-alarm itong ating panel, yung SIM card na yon is magbabato lang ng signal dun sa receiver o kung saan paman sa pamamagitan ng GPS. Meron nga ako nakita is nasa tablet na lang kahit nasaan yung fire station. Meron lang siyang tablet doon na kapag in-enter niya o in-edit niya yung IP address ng server is makikita niya na nag-alarm dun sa building na yon. Kahit nasaan mang, kahit ilang tablet din, parang sa CCTV din. So yun lang ang ipapakita ngayon, and please subscribe para sa iba pang mga video na aking ipapakita. Thank you.